Psalm chapter 72. Psalm of David. Psalm of Solomon, I mean. Sorry. Psalm of Solomon. Psalm chapter 72 is Psalm of Solomon. Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness in the king's son. He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment. The mountains shall bring peace to the people, and the little hills by righteousness. He shall judge the poor of the people. He shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor. They shall fear thee as long as the sun and moon endure throughout all generations. He shall come down like rain upon the moon, grass as showers that water the earth. In his days shall the righteous flourish, and abundance of peace so long as the moon endureth. He shall have dominion also from sea to sea, and from the river and to the ends of the earth. They that dwell in the wilderness shall bow before him, and his enemies shall lick the dust. The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents. The kings of Sheba and Sheba shall offer gifts. Yea, all kings shall fall down before him. All nations shall serve him, for he shall deliver the needy when he crieth, the poor also, and him that hath no helper. He shall spare the poor and needy, and shall save the souls for the needy. He shall redeem their soul from deceit and violence, and precious shall their bold blood be in his sight. And he shall live, and to him shall given of the gold of Sheba. Prayer also shall be made for him continually, and daily shall be praised. There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains. The fruit thereof shall shake like Lebanon, and the of the city shall flourish like grass of the earth. His name shall endure forever. His name shall be continued as long as the sun, and men shall be blessed in him. All nations shall call him blessed. Blessed be the Lord God, the God of Israel, the only doeth wondrous things, and blessed be his glorious name forever, and let the whole earth be filled with his glory. Amen and amen. The prayer of David, the son of Jesse, are ended. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat, Lord, sa iyong salita. Kung may pinaka importante sa amin at binibigyan na halaga, walang iba, Lord, kundi kayo, dahil kayo po ang Diyos. Kayo po ay buhay na Diyos. You are worthy to be praised and to be honored. And here we are this evening, praising you and worshiping you. The word is, for there are two or three gathered together my name, there am I in the midst of them. Kung may ikakahiya kami, Lord, ikakahiya namin yung mga ginagawa namin na hindi nakaglorify sa iyong harapan. And you are in our midst. Nakita niyo po kami, Ama. Hayag po kami dyan sa iyong harapan. Wala ho kaming maitatago dyan sa iyong harapan. That's why this evening, we are begging for cleansing for our sins and trespasses that we have committed. So that this evening, we become acceptable as your children towards you. So bless our singing, bless our voices, bless us tonight. Let this service ended
with your glory and power. In Jesus' name, amen and amen. Tayo po ay tumayo as we sing our first song, Victory in Jesus, page number 4. Victory in Jesus, page number 4. You are victorious. You can sing to the Lord. If you are not victorious, you can't sing to the Lord. Page number 4, Victory in Jesus. For you save me.
God is far divine, saved to the life sublime. Life come is sweet and my joy is complete, for I'm saved, 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 saves me from every sin and harm. Secures my soul is free. I'm bleeding strong on his mighty arm. I know he'll guide me all the way. Saved by his power divine, saved to a life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. In poor and needy and all alone, in love he is sent to me. Can lend to me and I leave you home to live with me. Saved to a life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Okay, kayo po ang mabuo as you see our last song, As the Deer. Page 18. And I long to worship thee. Pinili tayo sa salita ng Panginoon, Jeremiah 29, verses 13 down to 14. Diretso ba lang, tawag ito? 10 to 19. Jeremiah 29, verses 10 to 19. Basahin ko ang salita ng Panginoon. For thus saith the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you and perform my good sword toward you. You causing you to return to this place. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken you. And ye shall seek me and find me. Ye shall search for me with all your heart, and I will be found of you, saith the Lord. And I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations, and from all the places whither had driven you, and seeth the Lord, and I will bring you again to the place whence I caused you to be carried away captive. Because ye have said, the Lord hath raised as up prophets in Babylon. Know that thus saith the Lord of kings that sitteth upon the throne of the Ebed, and of the people that dwelleth in this city, and of your brethren that are not gone forth with you in captivity.
Thus saith the Lord of hosts, behold, I will send upon them the sword, the famine, and a pestilence, and I will make them like vile figs that cannot be eaten, they are so evil. And I will persecute them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and I will deliver them to remove to all the kingdoms of the earth, to be a curse and astonishment and hissing and a reproach among all nations whither I have driven them. Because they have not hearkened to my words, saith the Lord, which I sent unto them by my servants, the prophets, rising up early and sending them, but ye would not hear, saith the Lord. Hear, verse 20, hear therefore the word of the Lord, all ye of the captivity, whom I am sent from Jerusalem to Babylon. Pray tayo, Heavenly Father, maraming salamat sa iyong salita. Aming binasa at aming pag-aaralan ngayon. Lord, pag-uusapan namin ngayon, you are a sovereign God. You are the controller of everything. You are God. You are living God. So bless us and let your word be magnified and glorified, and give me wisdom in Jesus' name. Amen and amen. This time, the Israelites, was being captive of the Babylonian Empire. So sila ay nabihag na. Hawak na sila sa mga taga Babylonia. They are cursed by God dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga ulo at always nga pag-disobey sa Diyos, which is ang promise ng Panginoon na sila yung mag-conquer sa kanilang mga kaaway. Sila yung hahawak sa kanilang mga kaaway. Hindi sila pabayaan ng Panginoon. And kung saan man silang dako mapunta, sila po ay magiging prosperous. And that's the promise of God sa buhay ng mga Israelites. And we know na alam nila ang Diyos at alam nila kung sino yung sinunod nila at pinaglingkuran nila. From the time na sila ay kinuha ng Panginoon doon sa kamay ni King Pharaoh sa Egypt. So alam na nila kung sino yung Diyos na kanilang pinaglingkuran. But sad to say, they always disobey God. They disobey the word of the Lord. Always yan, hindi nila sinusunod ang salita ng Panginoon. Always na ginagalit ang Panginoon. Kaya nga, ang nangyari sa bansang Israel, wala silang sariling bansa at wala silang syudad. Right? So, yung kalaban, yung kaaway ang humahawak sa kanila. By the way, they are serving a sovereign God. Diyos nga nag-control sa lahat. They are serving a living God. Buhay na Diyos. Kagaya sa atin, we are serving a living God. We are serving a true God. We worshiping a living God. We praising toward our God, our living God, a sovereign God. But minsan, yung buhay natin, hindi kaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kagaya din yun sa mga Israelites, right? Walang pagkakaiba sa kanila at sa atin. By the way, yung mga pangyayari sa lumang tipan ay mga nangyayari din sa panahon natin ngayon. Hindi man tayo bandage sa
isang bansa o hindi man tayo sinakop ng tao o hindi man tayo hinawakan ng tao, but now even Christians, they are bondage of sins. They are being captive of sins. Oh, na kulong sila sa kasalanan, hinawakan sila sa kasalanan. And maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon nga lumalayo sa Diyos. Kaya minsan yung buhay, di kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya ang nangyari ay parang kasumpa-sumpa sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi hindi natutuwaan Diyos. Oh. Kaya huwag natin sabihin nga, sila lang kasi yun, mga Israelites lang kasi yun eh. Kasi matigas yung mga Israelites. Alam niyo kung ano ang nangyari sa Israelites, kung ano yung pamumuhay nila, ganun din ang pamumuhay karamihan sa atin mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Di ba? Oh, they are worshiping God. They are serving a living God, just like us. But they are being captive of their enemy. Well, sa bagong tipan, yung kaawa natin ang Diablo. And many Christians was being captive of Satan. Yung nahawakan ni Satanas. Nahawakan ng kalaban natin. Ang nag-control yung kaaway. Kaya maraming mga Kristiyano ang hindi lumalago spiritually. Hindi nagiging victorious yung buhay. Bakit? Because they are being captive of our enemy, which is Satan. Kaya wag natin sabihin na, ah, sila lang yun. Alam nyo ba, lahat na nangyayari sa lumang tipan is a picture sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano sa bagong tipan. Kung sila ay nakikipaglaban bansa laban sa bansa, balik, yun ang nangyari sa lumang tipan. Tayo din sa bagong tipan, we are, every day we are fighting to our enemy. Kung ang mga Israelites dati, they turn back to God and they are serving for Baal, they are serving Astaroth, they are serving gods and goddesses of this world. Ganon din nangyari din sa lumang tipan, sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. And we have a lot of God and goddesses to our life. Minsan nakatali tayo dyan. Kung ang mga Israelites was being captive of their enemy, just like the Babylonian Empire, ganon din tayo rin. We are being captive of our enemy, si Satan. Diba, kagayan, sila, hawak sila ng Babylonian Empire. Wala silang kalayaan. Diba, ganun talaga yun? Pag ikaw ay hawak ng kaaway, wala kang kalayaan. Hindi mo magawa lahat. And you are suffered. Kung anong gusto ng kaaway, susundin mo. Susundin natin. Kung gagawin nila tayong alipin, wala tayong magawa dahil sila yung may hawak sa atin. And yun naman talaga ang nangyayari sa ancient world. If we are being captive of one nation, o nahawakan tayo ng isang bansa, alipin tayo. Kagaya sa nangyayari sa Pilipinas. Yung tayo ay sinakop ng Hapon, ng Japanese, ng Japan, tayo ay naalipin ng mga Hapones. Yung tayo ay sinakop ng Amerikano, tayo rin ay nagiging alipin ng mga Amerikano. Oh, ano pa? Ang dami yung sumakop sa Pilipinas na nagiging alipin tayo.
Kaya maraming nakikibaka para magkaroon tayo ng kalayaan. Until na nagkaroon ng kalayaan ang bansang Pilipinas, kaya malaya tayo. May tinawag tayong demokrasya, democratic nation. May kalayaan tayo. Diba? Yun ang resulta pag walang humahawak sa atin. Ganun din tayo pag if we are being captive of our enemy, the Satan, Diablo, wala tayong magagawa. Wala tayong kalayaan, wala tayong happiness, di ba? Bakit? Kasi hawak tayo ng Diablo. We always commit sin. Natalian tayo sa kasalanan. Hawak tayo ng kasalanan. Kinokontrol ng Diablo yung pag-iisip natin, kinokontrol ng Diablo yung puso natin, kinokontrol ng Diablo yung buhay natin, wala tayong kalayaan. Wala tayong happiness, wala tayong kaligayahan. Kaya napakahirap na tayo ay natali or nahawakan ng Diablo. And, well, alam niyo na yung point nga gusto kong ano yung sinasabi ko ngayong gabing ito. Hindi, di ba? Hindi walang tunay na kagalakan if we are continue in sin, right? Walang tunay na kaligayahan. Well, anyway, because we are serving a living God, is sovereign God. Anong sabi ng Biblia? Verse number 11. For I know the thoughts that I think toward you. God is all-knowing. He knows our thoughts. Alam niya kung ano yung iniisip natin at ano yung nasa isip natin. Wala tayong matatago sa Panginoon. Kahit ngayong gabing ito, alam ng Panginoon kung sino ang tama sa kanyang harapan. Alam ng Panginoon kung sino ang walang kagalakan na nagsambang ngayon. Alam ng Panginoon kung sino yung may burden ngayon as we serve the Lord. Di ba? Pwede natin matago sa tao. We can smile. Pwede kayong naka-smile sa akin. Pwede kayong tumatawa sa harapan ng tao. But in reality, we have burdensome. May bigat tayo. Kahit kumakanta tayo ng victory in Jesus, parang feeling natin we are, tawag dito, talunan. Kahit kumakanta tayo ng, kanta natin kanina, save. Parang mga mukha natin, parang hindi mga ligtas. Right? He knows what the inside of our mind. Alam niya kung ano yung nasa isip natin, ano yung iniisip natin. Kaya wala tayong maitatago sa Panginoon. Right? For I know the thoughts that I think towards you. Alam ko, sabi ng Panginoon, alam ko kung ano yung iniisip ko para sa inyo. Hindi ba nag-iisip ang Diyos sa atin? Nag-iisip ang Diyos sa atin? Alam ng Diyos kung ano yung daan na tinatahak natin. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung ano yung gusto natin. Alam ng Diyos kung ano yung ibibigay niya sa atin. Because we are not serving a dead God. Kaya buhay siya na Diyos. Dahil buhay siya na Diyos, dapat bigyan siya ng papuri, ng pagsamba na may buhay. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, the thoughts of peace. Alam ko na nangailangan kayo ng kapayapaan. Right? Well, because they are captive of their enemy, the Babylonian Empire. Ganun naman talaga, as I said earlier,
paghawak tayo ng isang bansa, ang gusto natin, ang desire natin is may tunay tayong kapayapaan. Sino ang magbigay ng kapayapaan sa atin? It is God. Hindi bagay nga nandito sa mundong ito. Hindi sarili natin. Oh? Na parang pinapakita natin that we are okay, we have peace, and but in reality, wala. Kasi yan ang isipin natin, Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan, hindi sarili natin, at hindi lalo-lalo na ang mga bagay na nandito sa mundong ito. Ganun na napakaganda yung Diyos natin. He give us peace. Yan pa naman ang pinaka-importante sa lahat. Kasi araw-araw hindi tayo nawawala ng problema. Kung hindi man natin iniisip yung mga bayarin, hindi man natin iniisip yung mga financial need, minsan subukin tayo ng Panginoon. Right? Minsan may mga pangyayari talagang maganap na parang susubukan yung pagiging Kristiyano natin kung matitinag ba yung kapayapaan nga nandito sa atin. Quarrel. Minsan, ina-allow ng Panginoon yung pag-aaway. Para titingnan ng Panginoon kung hanggang totoo ba talaga ito, may kapayapaan ba ito. Peace and not of evil. To give you an expected end. That's our God. Kaya umayos tayo sa Kanya. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Tignan yung promise ng Panginoon. Kung tatawag lang talaga tayo sa Kanya, talagang dinggin tayo ng Panginoon. Kaya wag tayong mag-umay. Mag-umay ba yun? Maumay. Na umaw-umay nga tatawag sa Panginoon. Kung kayo ay makagising ng 2 o'clock, 3 o'clock, just pray. Kahit in 'di ba? Kasi nakakising ka. Kahit bumalik ka matulog, Lord, thank you, Lord. Bakit ka nakagising ng 2 o'clock? Baka sinadya yun ng Panginoon. Hindi ka mag-pray. Baka, alam yung God will give us protection. 'Di ba? Hindi kasi natin alam yung pangyayari habang tayo natutulog. Baka nahihirapan tayong huminga. Right? Or else, may pangyayari. May pangyayari. Baka may biglang papasok na magnanakaw. And God is, kasi siya yung mabigay sa atin ang protection if you will wake up 2 o'clock and pray in saglit, Lord, thank you. Kasi napakahimbing kong natulog, Lord, from 10 hanggang ngayon. Huwag tayong maumay nga tatawag sa Kanya. If every time you will wake up in 2 or 3 or 4, magdasal kayo ng sa Panginoon. Kasi hindi natin kasi alam bakit nakagising tayo. Right? Na hindi katulad ba sa iba, gagaya nga na nangyari sa sunog sa Binondo. Tulog na tulog talaga, sin na nasunog sila, namatay sila. Right? So lahat yan is may dahilan. Anytime if you are driving, if you are walking, if you are washing clothes,
we can talk to the Lord, right? Kahit ano, nag-Facebook ka, you can talk to the Lord, right? Kasi tawag nito, kasi always natin tinatawag ang Panginoon. Yun. Baka, example, kagaya na napagupit ako. Say, pero marami pang nakasunod, pang tatlo pa ako. So, say, malayo yung iniisip ko. Hindi ko na malayan sa gilid ko, tinatawag ko ni Gigi. Pastor! So, doon ko na, alam ko na, sabi pa Gigi, ang layo ng iniisip mo. Kasi nga, yung isip is, Lord, di ko nang ganito, Lord. Ganito, Lord. Mga gawin namin, Lord. Di ba? Although nakabuka yung mata ko, pero I'm praying to the Lord. Ano na pag makita ko yung mga tao, ano na dito, Lord, ano ba yung plans mo dito? Ano pa ba ang gagawin namin dito? And ito, Lord, you can pray to God. Kaya na sumigaw si Gigi, bit-bit yung anak siya. Pastor, ang layo ng isip, pero iniisip mo. Diba? Although hindi yan maintindihan. Alam nyo, we are not under law, we are under grace. Diba? Huwag natin bigyan ng batas yung sarili natin or gagawa tayo ng batas sa sarili natin na susundin natin na mahihirapan tayo, ma-pressure tayo. Diba? Mas maganda talaga we work to the Lord na kung gumawa tayo ng Panginoon ng ano, yung dahil sa kanyang biyaya, napatawag ka dahil sa kanyang biyaya. Hindi yung parang routine. Diba? Kagaya ba sa ano, Catholic nga may routine, 6 in the morning, may dasal, 3 o'clock prayer, 6 p.m. prayer, and 4 o'clock. Routine na ba? Routine. Yan, minsan, maganda lang yan sa umpisa. Pero later, mapapagod ka. Kasi nga, gusto mo siyang sundin. Kasi nga, nagiging batas na siya. So, you can talk to the Lord anytime, anywhere. Right? And the promise of God is, I will hearken you. Kahit nagpupo ka, nakikinig ang Diyos sa iyo. Ewan ko kung ginagawa ninyo yan. Pero ako, minsan ginagawa ko yan. Kahit nagpupo ako. Well, we are serving a sovereign God. Our God, tinan nyo ah, nakikinig siya. Dahil nakikinig siya, and you shall seek me. Hanapin natin ang Diyos. Ang problema natin eh. Problema ng Kristiyano, alam lang ng Diyos, alam lang ng salita pa ng Diyos, pero hindi naman inahanap ang Diyos. They're not seeking God. Paano ba natin hanapin ang Diyos? Yung tanong. O dito sa Bible, kaya nga nandito ang Bible, nandito ng salita ng Panginoon. Kasi dyan natin makikita yung kalooban ng Panginoon, dyan mangusap ang Panginoon, dyan lahat. Hindi ko yung hanapin mo pa ang Diyos, kung saan yung Diyos. Hawak mo na ang salita ng Diyos, hawak mo na siya. And we need to seek Him. Because we are serving a sovereign God. Buhay na Diyos. Talo pa tayo ng believer. They are serving a dead God. Sila, diba, always din hinahanap yung Diyos nila. Eh, patay na Diyos yung tinatawag na tayo. Seek. Ba yun, sabi na, and you shall seek me. And ano ba sa Panginoon? And find me. Makita niyo ako. Hanapin niyo ako. Yan ang problema ng Israelites din eh. Hinahanap ang Panginoon. Saan sila naghanap? Doon kay Baal. Instead na doon sila maghanap sa Diyos, doon sila lapit sa Diyos, doon sila tatawag sa Panginoon. Hindi. Doon sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan, Diyos-Diyosan ng Babylonia, Diyos-Diyosan sa Persia, Diyos-Diyosan sa Egypto. Ang tanong ko, matutuwa ba ang Diyos?
Kaya huwag tayong maumay, hanapin natin ang Panginoon. Seeking God. Our life is seeking God. That's our life. Always natin hanapin ang Panginoon. Alam niyo, pag hindi na natin hinahanap ang Panginoon, iba nang hinahanap natin. May I tell you the truth? Kasi hindi mo na siya hinahanap. Ibig sabihin, iba na yung iniisip natin. Di ba? For example, yung mga treasure hunter. Bakit hinahanap niya yung treasure hunter? Nasaan yung Yamashita treasure? Kasi yun ang nasa isip nila. Yung ginto, yung Yamashita treasure yun. O, pag yung treasure hunter, hindi na niya hinahanap yung treasure, ibig sabihin, nawala na sa kanyang isip yung ginto. Nakuha? Ganon din tayo as we serve the Lord. If we are not seeking God, it means hindi na siya yung iniisip natin. Minsan mahanap na natin ang Panginoon pag may problema na tayo. Yan ang problema natin. Diyan tayo magaling. Pag may sakit na tayo, diyan na natin hanapin yung Panginoon. Diyan na natin iniisip ang Panginoon. Kaya napaka, anong tawag doon? Kaya minsan napaka salimuot yung buhay ng daan ng Kristiyano. Hindi alam kung saan patungo. Hindi alam kung ano ba itong tinatahak ko. Bakit? Kasi hindi na hinahanap ang Diyos. Marami nang nauumay when it comes in seeking God. And minsan, Kristiyano, buhay Kristiyano, magaling lang tayo sa umpisa. Ganun man talaga. Ay yung init na sa umpisa. Pero pag yung nandyan, although kayo, sana pa naman, hindi pa naman tayo talaga kayo medyo matagal. Pero pag umabot ka ng 15 years, 20 years, mamimiss mo yung mga yung init, yung jealousness mo dati na hindi mo na magawa. Kasi nasanay ka na sa Christianity. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Nahanap ba natin ang Diyos sa buong puso natin? Hindi. Minsan half-hearted tayo. Many Christians half-hearted when it comes in seeking God. Kung gusto magsamba, well, gusto. Kung gusto magbasa ang Biblia, well, God be the glory. Pag hindi gusto, hindi rin magbasa. Kung gusto magdasal, well, magdasal, pag hindi rin, kumaisipan lang. Right? Ang tawag dyan, half-hearted, minsan pa yung iba, cold-hearted pa. Ginaw ng puso. Basta lang nakapag-samba, basta lang nakapag-check attendance, yun lang. Nothing happened. And pag ganun yung attitude natin as we serve the Lord, walang mangyayari sa atin. Right? And you shall seek me and find me, and you shall search for me with all your heart, and I will be found of you. Seeth the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all nations and from all the places whither I have driven you. Seeth the Lord, and I will bring you again into place whence I caused you to be carried away captive. Minsan yan ang mahirap. Bakit maraming Kristiyano ang hindi na nila hinahanap ang Diyos? Because as I said earlier, they are captive of our enemy. Alam niyo yung kaaway natin is, ay magandang gabi po. Nag-midweek service mo na kayo.
Alam niyo yung kaaway natin is yung jablo. Right? And napaka-tricky yung jablo. Mapaglin lang ang jablo. Di kaya biro. Kung dati, ang mga Israelites, di ba, nakikipaglaban talaga sila physically. Sakupin nila ang isang bansa. Nakikipagpatayan talaga sila. But now, in the New Testament, sa bagong tipan, we are fighting every day. Ba araw-araw tayo nakikipaglaban? Kasi yung kaaway natin, hindi natin nakikita. Kaya problema, hindi pa natin nahanap ang Panginoon, kaya minsan talo tayo as bilang namuhay na Kristiyano. Mahirap kaya magiging alipin. Kaya bilang mga anak ng Panginoon, hindi dapat tayong magiging alipin because we are serving a living God. And all of us, di ba? Lahat tayo, galing tayo sa pagiging alipin sa kasalanan. At alam natin, yung buhay natin dati, hindi maganda. And now, kinuha tayo ng Panginoon from darkness at nilagay niya tayo dito sa liwanag. And wag nating hayaan na tayo ay magiging alipin ulit sa kasalanan. Kung ang mga Israelites ay gusto nila ng kapayapaan, matamasan nila, makamtan nila yung kapayapaan because they are captive of the Babylonian Empire. O ganun din tayo, di ba? Bilang mga Kristiyano, tinan nyo ibang mga Kristiyano. Ay, o, tayo rin, mga experience din natin sa buhay bilang naglingkod sa Panginoon. Di ba dati, when we entertain sin, yung napasok tayo sa ano pa yun? Bitag ng kaaway natin ng Diablo, di ba? Napakahirap kumawala. Lalo-lalo na pagkasalanan. Number one, ang tatanggalin talaga yung joy natin as we serve the Lord. And sabi ni King David when the time nga nakakommit siya ng kasalanan sa Panginoon, nakakommit siya ng adultery, inasawa niya si Bathsheba, at saka, actually, dalawa yung kasalanan niya eh, murder at saka adultery. Kasi talagang pinapatay niya yung asawa ni si Uriah, asawa ni Bathsheba, para maangkin niya ang si Bathsheba. Ba, nilasing niya. Tapos sabi niya sa kanyang mga tawan, okay, sige, si Uriah, ilagay niyo sa unahan para una siya mamatay. Talagang lasing yun eh. Walang kalaban-laban yun. And then, naasawa niya si Bathsheba. Kaya anon sabi ni David, Lord, restore unto me the joy of salvation. Talagang tatanggalin talaga yung kapayapaan na nandito sa atin, yung kaligayahan na nandito sa atin. Kaya huwag nating hayaan na again we become bondage of our enemy. And sad to say, a lot of Christians nowadays, they are captive of Satan. Bakit? Kasi yung reason, hindi na hinahanap ang Diyos. Diba yun ang sabi sa text natin? And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Do not be half-hearted when we are seeking God. As I said, our life is a life of seeking and seeking and seeking God. That is a lifetime commitment. Hindi lang yung pang one time na isang araw nga. Ngayong araw na ito, hinahanap kong Panginoon. Oh, hindi yan. That is a lifetime commitment that we always seeking God. Seeking God.
Kasi as I said kanina, pag hindi na natin siya iniisip, pag hindi na natin siya hinahanap, iba na yung hinahanap natin. Right? And you shall search for me with all your heart. Kagaya lang ba sa pagsabi ng Panginoon, mahalin niyo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkataon. There is joy in seeking God. Ewan ko, kung wala kang kasiyahan nga, hinahanap mo ang Panginoon. Yung burden sa iyo magdasal, burden sa iyo magbasa ng salita ng Panginoon, burden sa atin yung pagsamba, ewan ko na lang kung bakit ka naging anak ng Panginoon. Because there is joy in seeking God, in searching God, searching His Word. Kaya nga diba, sabi niya verse number 20, hear ye therefore the word of the Lord. Ano yung pakikinggan natin? Salita ng Diyos. All ye of the captivity whom I have sent from Jerusalem to Babylon. Tingnan nyo how God is sovereign. Sino ang nagbigay sa mga Israelites doon sa Babylonian Empire? Is Him. Diyos pa rin. Bakit? Para makita nila na yung Diyos na sinunod nila is makapangyarihan na Diyos. Ulos talaga yung tag-remind ng Panginoon sa kanila, huwag kayong tatalikod sa akin, huwag niyong kalimutan ang aking salita. And they always do that. Always nila ginagawa ng mga Israelites. That's why their life was being cursed, di ba? Saan ba yun? Verse number 17. Thus saith the Lord of hosts, behold, I will send upon them the sword. Diba? Some of the Israelites was died. Iba talaga sa akin, namatay talaga. Famine. Diba? They experienced famine and pestilence. Any kind of disease, sakit. And some of them namatay talaga sa sakit. And I will make them like vile figs that cannot be eaten. They are so evil. And I will persecute them with the sword. Tignan nyo ha, mahirap kalabanin ang Diyos. Wala tayong kalaban-laban. Yan na ang pinaka-saddest nga pangyayari sa buhay natin. Na isang araw, yung kalabanan natin ang Diyos. Kaya walang taong nakikipaglaban sa Panginoon na nananalo. And I will persecute them with the sword, with the famine, with the pestilence, and I will deliver them to be removed to all the kingdoms of the earth, to be a curse, magiging sumpa, an astonishment, and hazing, and a reproach among all nations whether I have driven them. Tingnan niyo ang buhay ng Israelites, di ba? They become reproach sa mga taong nakapaligid sa kanila. Talagang shamefully kahiya-hiya yung nangyari sa bansang Israel. Oh. Bakit ganun? Bakit nagkaganon? Because they are hard heeded. Oh? Tigas ng ulo nila, tigas ng puso nila. They always turn back to the Lord. Always silang ginagalit ang Panginoon. Instead na hanapin ang Panginoon, doon kay Baal naghanap. Kundi man kay Baal, kay Astaroth, that is, yun po kasi yung dalawang Diyos-Diyosan na yung pinaka-prominenting Diyos-Diyosan sa lumang tipan. Yeah. Instead na siya yung lapitan, siya yung kausapin, siya yung hanapin, hindi nila ginagawa. Bagkus,
diba, sinabi ko na nga, kung hindi na natin iniisip ang Panginoon, iba na yung hinahanap natin. Kung hindi na natin hinahanap ang Panginoon, iba na yung hinahanap natin. Tinatakbo ng utak natin. Right? And I hope hindi tayo magsawa. When we seek the Lord, call to the Lord, come to the Lord. Kasi marami ng mga Kristiyanong, you know what, nanghihina. Hindi na tumatawag sa Panginoon, right? Hindi na hinahanap ang Panginoon. Verse number 19, because they have not hearkened to my words, saith the Lord. Yan ang problema nila. Yan naman talaga ang tao, di ba? Madali naman talaga kalimutan ang salita ng Panginoon. When it comes sa salita ng Panginoon, talagang ang tao, even Christians, napaka-allergy. Pero pag nasa ano pa, bagong Kristiyano pa, napakainit pa. Pero kalaunan, later on, pag marami ng mga pagsubok, marami ng mga alalahanin, marami ng mga iniisip, marami ng mga dumating sa buhay, minsan napapalitan yung salita ng Panginoon sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Right? Kaya nga, pasalamat talaga tayo sa bansang Pilipinas. Napaka-libre ang salita ng Panginoon. Yan talaga ang pinapasalamatan natin sa Panginoon. Kasi nakilala natin ang Diyos, nakikilala natin si Jesus dahil sa Biblia, dahil sa salita ng Panginoon na hawak natin. Huwag natin sabihin sa, Pastor, saan ba namin hanapin ang Panginoon? Doon ba na lugar? Hindi. Dito natin hanapin ang Diyos. Salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon is Diyos. Because they have not hearkened to my words, saith the Lord, which I sent unto them by my servants, the prophets, rising up early and sending them, but ye cannot hear, saith the Lord. Well, kung nangyari sa kanila, alam nyo ba, pwede din ito mangyari sa atin. Sinabi ko na kanina, kung sila ay hawak ng Babylonian Empire, tayo rin ngayon, minsan pwede magiging hawak tayo ng kalaban natin, ang Diablo. Hindi naman tayo makikipaglaban, nations to nation, Kristiyano laban sa ibang sekta, hindi naman ganun. We are now in a spiritual battle. Every day we are fighting. Araw-araw tayong nakikipaglaban. Oh, sa kalaban natin nga ang Diablo. Yung pagbasa lang natin, di ba? Early in the morning, nako, grabe yung gira na yun. Ano ma, magdasal ba ako or hindi? Mangusap ba ako sa iyo, Lord? Mag-devotion ba ako or hindi? Ba? Nag-start na yung pag-gising natin, nag-start na yung pakikipaglaban natin. And, well, anyway, wag nating hayaan na makaptive tayo sa kalaban natin kasi tayo rin ang talo. Hindi tayo lalago spiritually. So I hope tonight, naintindihan natin ang salita ng Panginoon. We are serving a sovereign God. A God who control everything. Right? So, lahat dito, padala siya ng sakit, padala siya ng kamatayan, lahat. Pwede yan gawin ng Panginoon sa atin. But, ang nakagandahan lang, pinigyan tayo ng grace ng Panginoon to seek Him, to search Him, and to call Him. Yan ang nakagandahan sa Panginoon. Diba? Although, He is the controller of everything. Kasi, kagaya nito, famine, pestilences, wars, God allowed it to happen. And, God allowed it to happen to the people of Israel. They suffered. Pero yung biyaya ng Panginoon, yung grace ng Panginoon talagang nandun pa rin. Hindi nawawala yung tumawag kayo sa akin, pakikinggan ko kayo.
That's why continue to call to our sovereign God. Ano sabi ng Panginoon? Seek me. Kaya huwag tayong magsawang hanapin ang Diyos natin. Oh, search me. Huwag tayong magsawa diyan. If kung yung iba nagsawa na, I hope so nga tayo hindi. Because di naman tayo naglingkod sa patay na Diyos. Right? For there are two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. God hear us. God look to us. So I hope ang salita ng Panginoon ay nagiging blessing sa atin. No? Kung may marimin sa puso't isipan natin, call to God, seek God, search God. Let's bow our head, close our eyes, pray tayo. Gracious Heavenly Father, in Jesus' name, thank you, Lord, for this evening. Thank you for the privilege that we having, Lord, a service tonight. We study your word, we hear your word, and Lord, according to our passage,